Hello Cancer, I hope you're doing well and this is your daily reading for May 10 and this is for all Cancer, Sun, Moon, Rising and Venus signs. General reading po ito kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang magsasakto sa inyong circumstances, okay? Thank you. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. So, mensahe po ninyo ngayon ay intuition and insight. Ayan. So, Cancer, naturally, ano na kayo, highly intuitive and highly sensitive kayo na sign. It's because you are a water sign. Pero, sinasabi din ng card na to, no, na mas malakas ngayon ang inyong radar. You are going to be extra intuitive at extra sensitive talaga kayo ngayon. So, yung intuition ngayon around this time is on point and it's heightened. Kaya naman, yung mga intuitive abilities talaga ninyo are very accurate, no, around this time. Kaya, pagtiwalaan ninyo, no, trust what you are getting, trust what you are receiving, no, sa iyong intuition. Dahil yan ay talagang napakamahalagang mga downloads yan at gabay, no, na ipapadala or pinapadala sa inyo ng divine. Kaya naman dito talagang makinig kayo sa binubulong ng iyong intuition, no. Pagtiwalaan ninyo kung ano yung binubulong sa inyo ng intuition rather than yung binubulong ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kapitbahay, 'di ba? Kasi yan ay mga mensahe, no? Yan ay mga mensahe galing sa Panginoon, galing sa iyong spirit team, Cancer, no? At maaring pinapadalhan kayo ngayon ng maraming downloads, binibigyan kayo ng mga intuitive signs, intuitive messages dito dahil maaring nasa isang sitwasyon kayo na kailangan ninyo ngayon ang direction, kailangan ninyo ngayon ang divine guidance. Kaya naman, pinuprovidean ka ngayon ng kung anong kailangan mo at makakatulong sa'yo sa pag-navigate mo ng buhay ngayon, no? At huwag ninyong hayaan ang takot, huwag ninyong hayaan ang kaba, no, na yun ang maggabay sa inyo. But instead, no, pakinggan ninyo yung iyong intuition, pakinggan ninyo ang sinasabi ng inyong gut instinct dahil yun ang inyong most reliable guide talaga. Yun ang magtuturo sa inyo, yun ang magdadala sa inyo patungo sa tamang direksyon, okay? Sinasabi na lang ng card na to sa inyo, nare-remind din kayo na if you have plans, if you have important ideas, no, na naiisip ninyo para sa mga plano ninyo, sa mga endeavors ninyo, it is best, no, to keep it close to your heart sa ngayon, no? Huwag nyo munang isi-share yan sa iba, huwag nyo munang ikikwento sa iba until it is ready to roll out or kung mas mabuti kung nasimulan nyo na, tsaka nyo na lang ikwento sa iba. Okay? So, yun din ang reminder para sa inyo. So, we also have fresh air. Ayan, Cancer. Ang iba sa inyo dito siguro, no? Has been working from home for so long na at maaaring nasa loob na lang kayo ng bahay lagi kasi maaaring nagtatrabaho kayo sa buong araw sa loob ng bahay at you know, at the end of the day syempre mag-aasikaso kayo ng mga anak, mag-aasikaso kayo ng pamilya ninyo, asawa ninyo, magulang ninyo, mga ganon. Kaya naman, siguro hindi na kayo nagkakaroon ng pagkakataon na para makapag-walking man lang at the end of the day or you know, makalanghap man lang ng sariwang hangin, kumbaga nasa loob lang kayo ng bahay all day kasi nga, nagtatrabaho kayo tapos may mga household chores pa kayong gagawin at the end of the day. So ngayon, maaring naging routine na yan at maaring naging clouded na din ang isip ninyo kasi iba talaga ang pakiramdam ng nasa loob lang ng bahay for so long, diba? Kaya siguro may mga imbalances nang nararanasan ng ibang Cancer dito. Kaya ito, this is a wake up call for you na get out, no? Get out
out of the house for quite some time, it doesn't necessarily mean na buong araw kayong mawawala, ilang linggo kayong mawawala. Hindi naman ganoon, no? Saglit lang, lumanghap man lang kayo ng sariwang hangin, no? Kung meron kayong access dyan sa tabi ng bahay ninyo, sa likod bahay, di ba? May iba-iba ang sitwasyon natin. Kung meron katapat ng napark ang inyong bahay, o saglit lang, maglakad-lakad kayo over the grass, mag-ikot-ikot kayo sa mga paligid ng puno, yung mga ganun. If you have an access to that, or kahit man lang sa veranda ninyo, mga ganun, spend time outside of the house and get some fresh air. Yun din ang sinasabi ng energy na to, or na mensahe na to, para makapag-refresh din kayo ng isip ninyo. Iba yung pakiramdam na yung nasa ibabaw ng ulo natin is roof. Diba? At yung sky ang nasa ibabaw ng ulo natin. Magkakaiba talaga. Kaya very refreshing, no? Ang lumabas ka man lang ng konting oras, saglit lang sa labas ng bahay. So, give it a try if you have time or you can make time, no? Kahit saglit lang, Cancer. Makakatulong yan para ma-refresh ka. So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio. I hope you're doing well. And this is your daily message for May 10. And this is for all Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Scorpio. Scorpio, we have the healer of thought. Ayan. So, this is the time, no, for clearing, Scorpio. Yun ang sinasabi ng mensaheng ito para sa inyo. It is time to clean up your life, no? Hindi lang yung physical space ninyo, hindi lang yung living space ninyo, kundi pati na yung inyong sarili mismo, no? Yung mga clutter, yung mga clutter sa isip, sa inyong dibdib, you know, sa inyong energy field, it's time to let them go. It's time to get rid of them. Para naman you can make space sa sarili mo, or make space sa iyong lugar na ginagalawan, no? Maari din ang iba sa inyo dito ay naghahanap, no, or seeking for clarity or enlightenment. Kaya naman, no, iniimbitahan kayo na mensaheng ito to declutter your mind and yung inyong dibdib din dito, so that you can make room for the fresh information from the fresh downloads na manggagaling sa Panginoon at sa inyong spirit team dito, so that you can make room for those things, no? For those insights, to make room for those new ideas na parating sa inyo, no? Maari din dito na meditation, no, will help you out, Scorpio. Napakamahalaga na kung meron din naman kayong oras na mag-meditate kahit saglit lang, 2 minuto, 3 minuto, that is going to help you a lot na makapag-declutter kayo ng inyong isipan, no? Napaka-alaki na ng epekto niyan, luluwag na niya ng inyong pakiramdam at ang inyong isip dito. At kung ano man yung mga hindi naman talaga necessary na nandyan sa isip ninyo, for sure, no, matatanggal at matatanggal yan. You'd be able to realize na you don't need them, no? Kaya meditation really helps, no? Really helps. Lalong-lalo na sa pagde-declutter ng ating mga isipan. Kaya maari, no, if you have time, if you have an access to a quiet space, spend a couple of minutes dyan at mag-meditate kayo, at makikita ninyo ang magic, no, ng meditation. So, tignan natin kung ano pa ang ganap kay Scorpio. Ask
acceptance. Ayan. So, I feel dito, you know, na si Scorpio talagang merong ano, napakalaki ng iyong puso, napakalaki ng iyong pag-iintindi, no, not only for yourself, no, sa mga nangyayari sa sarili mo, but also for other people. Napaka-accepting mo. Parang ano kay, you have that purity of heart. Kaya naman, when you see things, people in situations, you always make sure na you see them in the eyes of love, no? Parang ano ka, hindi ka nag-e-entertain. Ikaw yung tipong hindi mo masyadong binibigyan ng attention yung mga negativity, yung mga flaws ng mga pangyayari, sitwasyon, or tao ka. Kasi parang napaka ano mo din, Scorpio, napaka mapagpatawad mo, no? Napaka mapagpatawad mo. Parang wala kang room para sa galit, sa mga sama ng loob, yung parang ganon. Parang as much as you can, ayaw mong nagha-harbor ka ng mga ganong klaseng damdamin, no? Kaya, very accepting ka, very accepting ka, napakalaki ng iyong pag-iintindi sa mga tao, no? At parang ano ka, you have that gift of unconditional love. Yun ang napipick up ko dito sa mensaheng ito para sa'yo, na you have that gift of unconditional love. Kaya naman, parang hindi mo binibigyan pansin yung mga hindi mga magagandang katangian ng tao or hindi magagandang bagay about the situation, yung mga ganon. You just see yourself and also other people and situations and things, no, in the eyes of love. Ganon ang gusto mong direksyon na lagi mong tinatahak, no? Kaya naman, you know, mas nagra-radiate ang inyong light, no? Nagra-radiate ang inyong kabutihang loob ng iyong purity ng iyong puso. And the other people, no? Other people around you, napapansin yan. Napapansin ang iyong kabutihang loob. Napapansin nila yan. And they are being inspired by you, no? Parang very contagious ka, no? Yung ganyan mong pag-uugali, yung ganyang approach mo sa mga bagay, sa tao, sa mundo, that inspires the people around you, Scorpio. Kaya naman, without your knowledge, no? Without your knowing, parang in a way, nakakapag-touch ka or you're making a difference in the lives of many na hindi ka aware, no? Hindi ka exactly aware na ganun ang epekto mo sa ibang tao. Pero yung mga tao, no, nakakaramdam sila ng pagbabago sa sarili nila, yung parang na-uplift mo sila na kahit hindi ka aware, no? Pero ganun ang nagiging epekto mo sa maraming tao. So, keep it up, Scorpio. Keep it up. Kasi maaring yan din ang isa sa mga mission mo sa buhay, no? To uplift the lives of other people, to touch other people's lives in your own little way. So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces. I hope you're doing well. And this is your daily message for May 10. And this is for all Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Pisces. Paunang mensahe ni Pisces, we have successful completion. Yay! Napakagandang mensahe nito. Dahil this is a time for accomplishment, this is a time for achievement, Pisces. Maaring may mga proyekto kayo, mga long-term projects, pag-aaral, mga ganun, or kung anumang endeavor na medyo long-term, no? Ang galawan dito. Pero ngayon, finally, matatapos na. You are finishing it with flying colors. At talaga naman parang gagraduate na kayo sa kung anumang bagay na yan na inyong pinagtuunan ng pansin for so long. So, this is a time for success. Kaya naman, pag may success, may celebration, diba? So, you are entitled to celebrate dito, Pisces. Kung ano man ang iyong accomplishment ninyo, kung ano man yung ma-achieve ninyo ngayon, celebrate it. May karapatan kang i-enjoy yan, may karapatan kang
namnamin kumbaga ang success na yan nakamit mo sa buhay ninyo, Pisces, because that is an incredible accomplishment. Dahil ikaw ay may ma-accomplish, may ma-achieve. So ngayon parang you are ready, no? You are ready to enter a new chapter in your life. Magle-level up ka na ngayon, Pisces. Maraming mga endeavor na siguro na naka-line up na para sa sarili mo ngayon. Because you are leveling up na kung ano man yung natapos mo, para ngayon mas lalo ka pang magpupursige ngayon to go on the next level na, no? Excited na ang karamihan sa inyo dito para simulan muli, no, ang kung ano man yung bagong endeavor naman ito na inyong pinaplano sa buhay ninyo. Maari din kasi na may mga opportunities na agad, no, may mga bagong opportunities and possibilities na agad ngayon na nakikita kayo, and you can't wait to start, no, to start anew, yung parang ganon. Kaya naman, parang sinasabi din ang mensaheng ito, okay, sige, nandiyan na, nakikita mo na, nakahanda na, kumbaga, kung ano na naman yung papasukin mong endeavor ngayon. But, ngayon, take time muna, no, nai-enjoy mo muna, at maging masaya ka muna sa mga pinangarap mo, no, na nakamit mo ngayon, sa mga bagay na pinagtrabahuan mo for a long time. I-enjoy mo muna ang iyong accomplishment. Ang iba sa inyo dito din, maaaring may travel, no? Maaaring may travel din na gagawin ngayon. Maaaring ang iba sa inyo is going to expand your studies abroad. Maaaring ganun, or maaaring may expansion sa negosyo, no? Dahil sobrang matagumpay siguro ngayon ang inyong mga ginagawa, ang inyong mga proyekto, ang negosyo. Kaya naman mas naisip ninyo ngayon na you're going to take advantage of this opportunity para mag-expand kayo. At maaaring international, no, ngayon ang expansion na gagawin ninyo. Kaya maaaring magta-travel ang iba sa inyo abroad because of that, no? Maaari din na magta-travel ang iba dito dahil talaga related sa iyong business or related sa iyong trabaho, no? May maaaring ganun din. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap para kay Pisces. Child, ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, maaari din na ang iba sa inyo is going to level up your commitment with your person. Maaari din ganun. May nakikita din akong ganun. Maaring tapos na kayo sa singlehood, tapos na kayo doon sa stage na maaring matagal na kayong mag-jowa, mag-boyfriend, girlfriend ng iyong partner, at ngayon maaring magde-decide na kayo na mag-anak na kayo, no? Na magsama na kayo under one roof, or magde-decide na siguro ang iba sa inyo na mag-aasawa na kayo and start a new family, no? Kaya naman maaring ang pagpaplano ninyo ng pagkakaroon ng anak ngayon is the next level, no, na gagawin ng iba sa inyo dito. So yun din ang aking nakikita for some of you dito. Maari din na ang iba sa inyo dito, Pisces, ang napipick up ko, you have that gift, no, of parenting, no? Yung parang kahit wala pa kayo talagang sariling anak, kahit wala pa kayong kahit hindi pa kayo nagbubuntis or hindi pa kayo nagkakaroon ng sarili nyo talaga na anak, I feel na you have that gift of unconditional love of like a parent, no? Kaya maaring ikaw ay siguro nangangalaga ka ng mga anak ng ibang tao, maaring gustong-gusto mong nag-aalaga ka ng mga bata, no? Makita mong naglalaro, nakikita mong nangangailangan sila ng iyong kalinga, yung parang ganun, merong ganun kayo sa inyong DNA, no? Ang iba sa inyo dito, Pisces. Kaya I really feel na maaring laging bukas puso kayo para sa pag-aalaga ng mga bata na kahit hindi ninyo sarili, no? So yun din ang akin na pipick up for some of you. So Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.